First barangay ti Balonggapas. Ano mga niya rin? Magkakapal yung kay Lat? Gaman kayong oras nyo pwede? Gusto kong i-share lang sa inyo. Habang nagpapay nga kayo. Sa ako kasi kwan na pastor evangelist. So gusto ko lang ipakilala sa inyo. Sa kira niyo si Jesus? Opo. Anong faith nyo? Ay, sabi nga. At inyo nga yung team kayo. Ay, yan ba? So, kung akala kayong hindi pa ito, so, makukuloy yung team kayo. Pero yun yung mga team. Ha? Victory. Ayun, yun yung mga team. So, gusto ko lang i-share yung kaputihan na ito sa akin. So, akala ko hindi pa kayo nanampalataya lahat. Kasi na nyo, gusto ko lang kayo lang i-encourage na may mga pangarap kayo lahat. Yung may pangarap. Talagang wala kayong pangarap. Ay isa kong kuhay na dati ko na unong sabi. So, I'm sure may testimony. Talagang kapataan ko kayo. Talagang napakadaling temptation, right? No, napakadaling temptation. Barkada, ano ba? Isyo. Either our internet now. Then yung paglalaro natin. Napakadaling temptation. Pero nung kapataan ko, talagang lumaki ako po ang church. Pero nung mga college life na ako, nag-explore ako sa mundo. Pero the way nag-explore ako sa mundo, wala akong blessing. Yung baka talagang nag-skit sila mami, daddy ko. But in the time na pupunta na ako na sabi ko, Lord, magbago na ako. Baka Lord, waiting. Na yung mga bagay yung mag-practice ko. Gusto ko magbago, Lord. No, pero the way na gumagawa tayo ng masama yung blessing sa mundo sa inyo. The way na naisipulay ka kayo, mapapalayo ka na papalis. The way na naisipulay ka sa kanya. Start kong binigay yung buhay ko sa kanya. Darkness into light. Ngayon ay isa na akong pastor evangelist sila at iba't ibang lugar na sa mga. Gusto ko i-share sa inyo yung kabutihan niya na the way na sumusunod ka sa kanya. Alam niyo, the way na sumusunod ka niya palagi sa pangarap. Dati nangangarap na ako magkaroon ng mga bike, motor. Pero ngayon ang mga motor na yan meron na ako. Yung bike meron na din ako. So, unti-unti. Hindi tayo mga gadget. No, tandaan niyo mga kapatid na napuntaan niyo yung church na nakita niyo si Jesus, huwag kayong tumingin sa mundo. Dahil sabi niya sa Bible ay kakamuhiyan ka ng mundo. So, kung talagang dinadown ka ng mundo, walang problema yan. Ipukos mo yung mata mo, look like it's Jesus, the author and finisher of our faith. No? Yun yung laging tignan. At ang laging nasa puso mo din yung Jeremiah 29:11. No? Sabi niya doon, ano? For I know the plan for you. Not to harm you, but give you hope for the future. Sa ibang translation yon, I want to mean good things for you. I want to do mean good things. So, napakataing plan na sa atin. No? Pero pag niniwalay ka sa kanya, hindi mag-focus yung plan niya. Nung nakita ko na mali na ako, sumunod ako sa kanya. No? Lahat na nang gusto kong bilhin na bibili ko. Why? Yung because God is blessed. Sundan niyo mga kapatid, tama yung napunta niyo. Kapag niyaya lang ng buong pakita niyo na mas mahal. Dawin na pinapakita niyo mahal mo si Jesus, dawin na ipapakita niyo yung power sa iyo. So kung may pangarap ka, tandaan mo kung may pangarap ka, ikagayin ka niya sa tao. So, kung hindi kasi pwedeng 50% kay Jesus tayo, 50% kay mundo, hindi. Dapat mong patunayan. So, either mayaman ka, sabi mo mayaman ka. Tanto kahit napakayaman mo, mo mapupulpil yung happiness. Only Jesus can fulfill yung happiness. Kasi nung buwan, nasa mundo ako. No? Daming babae, daming lahat. Natikman ko, drugs, lahat. Pero yung blessing sa akin, wala. Walang yung happiness. Ang mag-fulfill lang ng happiness ni Jesus. Ang kapatahan, tama yung happiness. Ito na ngayon yung nag-fix sa church. Wala pa. Kaya nga po sa amin, sinas mo ba sa ng Bible? Minsan. Wala, di kayo makapunta. Kasi sabi na Joshua chapter 1 verse 9, ano yung sabi niya doon? Kung makaligtan pa sa inyong aklat sa araw at gabi. Upang lahat na naisulat doon, yung magawa at ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. So, hindi tayo magtatagumpay, hindi tayo magtatagumpay. So,
kasi hindi dapat yung magkasama. Masaya ako dahil pag meron kayong pagdating dito, pwedeng pera ng ganito. Kasi kung nagsawan ako sa mundo, hindi mo magpupulpul yung happiness doon. Pag nakita mo at yung love ka din, kasi nakuha ko lahat. Manigarilyo. Pagdating mo ng college, isang mo. Tingnan mo kung gano'n ka lang. Why? Because na hindi mo kasamahan. Maghirap ang harap ng kamahal. Habang bata kayo, spread mo ito. Kasi pagdating mo ng college, yung kinuha mong course, kukunan mo na yung itip mo. Manager ka na, ito pa yung boss. Right? Now, use. Lari mo ako. Kasi hindi mo ko po nag-visionan. Grabe kung sabi ko lang noon na pwede na ibalik nun. Ang dami ko na sana. Kasi nun, isang araw pa yung kausal, patay na mo rin na magpapabay lang. So, napaka-tindi. So, kung ba yung piso ngayon, either yung bahay niya na sinasabi ko, may pangalan kahit para rin naman yun, makikita yun. God perform miracle in your house. No, sana may natutunan kayo. Wala kayo mapapalang sa mundo na to. May love kayo. Kaya niya ipinili yung pangalan. Yan yung gusto kong i-share sa inyo. Galing ako sa mundo. At gusto ko nung i-pasay sa inyo. Galing ako sa Saudi. Umuwi lang ako para sa mga kapatid. Ang sarap ng trabaho ko doon. Natutulog lang. Sinisula ko 25,000. Walang track. Walang, walang trabaho. Tulog lang. Pangarap nila sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay, O Diyos. Sabi mo sa Psalms 37 verse 4 na magpakasiya lang kami sa iyo, Lord. You will give the desire of our heart. Lord, guide mo yung kabataan na ito. Ingatan mo sila. Pati ang kanilang pamilya, Lord, ilayo mo sa lumang sakit, Lord. Lord, dalangin ko anuman ang desire ng puso nila ay magkatuloy, Lord God. Thank you sa pagbigay mo sa kanila. This we pray, this we pray. Thank you, Diyos. Thank you. Thank you sa pagkikinig. Sabihin na kami. Okay.